Kamusta mga bata? Handa na ba kayo sa ating aralin? Ang ating aralin ay tungkol sa katangian. Ano nga ba ang ibig sabihin ng katangian? Ang katangian ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao, kung paano ito kumikilos na naaayon sa kanyang pagkatao. Ngayon, maaari mo bang tukuyin ang katangian o ugali na ipinapakita sa larawan? Ano kaya ang pinapakita sa larawan? Tama, pala kaibigan. Ito naman, sila ay nagmamano sa mga nakatatanda. Magalang. At ito naman ay may kusang tumulong. Matulungin. Ang mga ito ay mga halimbawa ng mga mabubuting katangian. Ang iba pang mga halimbawa ng mabubuting katangian ay ang mga sumusunod. Makadiyos, marunong umunawa, masayahin at hindi magagalitin. Hindi makasarili, mapagbigay, matiyaga, masipag, at masunurin. Bawat tao ay may kanya-kanyang katangian. May katangiang mabuti at mayroon ding masama. Ang mga ito naman ang mga katangian na masama o hindi mabuti na dapat nating iwasan o baguhin. Ang pagiging pikon, maramot sa kapwa, magagalitin o palaaway, makasarili, nagmumura o palamura, tamad, at hindi sumusunod. Sa lahat ng mga nabanggit na katangian, alin ka kaya dito? Ano ang katulad ng katangian mo? Mga bata, inyong tandaan na ang katangian ay karugtong ng iyong pangalan. Ito ang nagpapakita ng iyong pagkatao. Katulad ng iyong pangalan, sa iyong katangian ka din makikilala. Sana ay puro magaganda at mabubuting katangian ang linangin at ipagpatuloy mo. Tandaan, ang bata na may mabuting asal o katangian ay pinagpapala ng Diyos. Ang bata na may mabuting katangian ay yaman at ipinagmamalaki ng magulang. Hindi ba mga bata mas masarap sa pakiramdam na proud sa'yo si mami at si daddy? At puro magagandang katangian lamang ang idinudugtong sa iyong pangalan? Masarap sa pakiramdam na ikaw ay sasabihan na mabait, masipag, matalino at malambing. Ngayon naman, para sa ating takdang aralin,
sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa tulong ng iyong mommy o daddy, isulat ang sagot sa iyong yellow notebook. Pagkatapos ay kuhanan ng larawan at muling isend sa ating Google Classroom. Unang tanong, ano ang kahulugan ng katangian? Pangalawa, ano ang dalawang uri ng katangian? Pangatlo, magbigay ng tatlong halimbawa ng mabuting katangian. Pang-apat, magbigay ng tatlong halimbawa ng hindi mabuting katangian. Pinakahuli, gumupit at magdikit ng iyong larawan o paboritong larawan. Sa ilalim nito ay magbigay o isulat ang lima mong katangian. Kita-kita tayo muli bukas! Paalam mga bata!